Hello guys, hello mga kalahi. Dahil nga weekend na naman, Saturday, Sunday, yun ang excitement or tanoshimi ng mga bata dito sa Japan. Kasi syempre, ipapasyal sila. At syempre, kami ding mga nanay or tatay, yun din ang excitement namin kasi nga naman, hindi ako gigising ng maaga, diba? So, andito na kami. Ang ganda ng weather, guys. Super init today. Dito po kami pupunta at magpa-practice po kami ng bike kasi yung bunso namin at bunso din ng family friend namin, hindi pa siya marunong mag-bike kaya magpa-practice kami dito. Kahit ako di rin ako marunong pero kaya yan, go pa din. Dito po sa pupuntahan namin, pwede kayong magdala ng sarili nyong bike. Pwede, kung wala kayong bike or hindi nyo syempre masakay kasi nga malaki, pwede kayong mag-rent dito. Super ganda po dito kasi habang nagbabike kayo, iikutin nyo yung lake, yung paligid ng lake. Tapos pwede rin kayo mag-fishing while nagbabike kayo. 90 minutes lang po ang pag-rent dito ng bike. May kasama na siyang sombrero. So, syempre, itong mga bata may sarili na silang bike. Kaya, binitbit na lang namin. So, wala din po ditong entrance. Ang babayaran nyo lang yung bike kung magbabike kayo. Ito ang kagandahan dito sa Japan kasi pwede kang mamasyal kahit hindi ka masyado gumastos ng pera. Magbaong ka lang ng ubento, snack ng mga bata, water. Yun lang, okay na. Kaya ang gastos mo lang is gas. Yung gasoline ng car mo, yun lang. Tapos ayan si kuya, binitbit niya yung kanyang gloves para kasi magpa-practice siya. So ano nangyari dito kay Opa at yung bike nung kaibigan namin ay sumakay. Naku, mapaflat yan. Naku, gusto maging bata ni Opa, oh. So ayan, bago kami mag-bike, syempre pinagod muna namin yung mga bata kasi magla-lunch muna kami. So, after lunch, magbabike na kami. So, ayan, diba? Kailangan lang magbitbit kayo ng marami dapat na maraming pwedeng gawin na pwede nyo mabitbit na laruan sa inyong bahay, badminton, ganun. So, dahil tanghali na, titingnan namin kung ano meron dito sa loob. May mga ubento din po, mga snacks na minibenta dito sa loob. Tapos, kung may baby ka, pwede mo siyang ipalaro doon kasi nga mainit sa labas. Natutuwa ako dito sa halaman na to, no. Binibenta din pala to. Eh, samantalang sa Pilipinas, nakikita ko lang to sa daan namin. Yung, ano ba tawag dyan sa halaman na yun? O, tas ito may tangla dyan, o. Nakatuwa po dito sa part ng tirahan namin, ng province ng asawa kasi para siyang Pilipinas, marami siyang vegetable, mga halaman or gulay na kagaya sa Pilipinas. So, wali ka na. Magre-rent na kami dahil kumain na kami. Tara guys, tingnan natin kung magkano ang rent ng bike. Yung bike nila kasi is yung sinacharge. Sinacharge siya kaya hindi siya masyadong nakakapagod i-bike. Ay, diba? Ang hirap maging magulang kasi akala mo makaka-relax ka ng Saturday, Sunday. Siyempre, hindi. Siyempre, yung mga bata na i-stress din yan sa loob ng bahay. So, eto na. Ayan na. Ready na kami. Diba, napakaganda ng ng weather. Kaya lang super init nung time na to. Grabe. Eto pong pinuntahan namin is pwede rin po kayong camping dito, lalo na pag summer kasi may mga palaruan siya, may sliding siya ng mga bata, yung mga maliit na bata, kaya naka-enjoy po dito guys. Actually, hindi lang bata ang mag-i-enjoy dito, pati yung mga, syempre, yung mga magulang mag-i-enjoy din kasi ang fresh ng lugar niya, napakatahimik yung place niya. Ayan, at dito yung stopover namin. Syempre, papagurin ulit yung mga bata. Mag-slide sila dyan. Para marami siyang stopover. Kaya ang ganda nito ng place na to pag nagbabike. Kapag maliliit pa yung anak mo or baby mo, hindi mo pa mai-enjoy mga ganitong activity. Pag lumaki na tsaka lang yan, nakakasabay na siya sa mga ganito. Kaya nakakatuwa na.
At eto na nga, natapos na ang aming 90 minutes. So, ayan, isusole na namin ang bike. Andyan po siya. Tingnan mo naman dito sa Japan, di ba? Nakahilera yung lahat ng bike. So, ayan, pati yung susi, ibabalik na namin kasi nga tapos na ang aming oras. Ayun guys, hanggang dito na lamang po ang aking video at paki-follow na din ang aking page. Marami pong salamat. See you on my next video. Bye!